Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong updates. Inilabas na ng Orlando Magic yung kanilang Summer League roster. At meron akong isishare sa inyo mga kabasketball. Nakausap ko itong isang matagal nang nakasubaybay, 15 years na dito sa Orlando Magic, at matutuwa kayo. At si Jordan Clarkson mga kabasketball, mukhang mapapaaga yung punta dyan sa ating Gilas Pilipinas. Kanina nga mga kabasketball ay inilabas na ng Orlando Magic itong kanilang Summer League roster mga kabasketball. Napakarami nito. 15 lang yung dapat dito mga kabasketball, pero may note naman sila na subject to change. At si Kai Soto nga lang itong legit center mga kabasketball, saka itong si Robert Baker na forward saka sentro yung nilalaro. At ang matindi dyan mga kabasketball, sumagot na sa akin itong si Richard, isang solid supporters nitong Orlando Magic. Nandiyan siya, dyan siya nakatira sa Orlando, Florida. At ang matindi dyan, pinapollow siya no, ng mga supporters din nitong Orlando Magic. 15 years na siya mga kabasketball na nakasubaybay dito nga sa Orlando Magic. At pagka tinignan nyo, talagang active siya no, 35 minutes, 33 minutes, lagi siyang nagpo-post, 34 minutes. Updated siya mga kabasketball patungkol nga dito sa mga nangyayari dito sa Orlando Magic. At nung tinanong ko siya, since 2008 pa lang daw mga kabasketball, sinusubaybayan niya na itong Orlando Magic. Kaya wag natin ini-small yung mga solid supporter mga kabasketball. Madalas nauuna pa sila sa balita kumpara dun sa mga talagang news. Kasi nga may mga insight sila, di ba? Na minsan nakakausap din nila minsan yung mga players. At sinabi niya mga kabasketball na ito palang Orlando Magic ay loaded ngayon sa mga guards, sa wings, saka sa mga forwards. At naghahanap nga raw sila ng isang player no, na kayang mag-rebound at magiging rim protector nila mga kabasketball. At meron daw sila nga almost $24 million na cap space mga kabasketball para dyan sa free agency. At sabi ko nga sa kanya, nga boss, nakita ko nga na si Kai Soto lang yung nag-iisang sentro. Sabi niya oo. At sa palagay niya raw mga kabasketball, si Kai Soto yung magiging starting center para nga sa Summer League nitong Orlando Magic. So ano yan, hula lang ba yan? Hindi po mga kabasketball. Pagka tinignan nyo itong naging sagot niya, talagang sabi niya, makes the most sense, di ba? Sabi niya, the other four guy are on the main team and Kai is the only center. So may sense yung sinasabi niya kasi matagal na siyang nakasubaybay mga kabasketball eh. Feeling niya, kasi nga kung itong apat ay nasa roster na itong Orlando Magic at si Kai Soto lang yung legit center, eh mukhang si Kai Soto yung magiging starting center. At tinanong ko din mga kabasketball kung may palagay niya, may pag-asa pa si Kai Soto na makuha na itong Orlando Magic. Sa palagay niya raw mga kabasketball, may chance si Kai Soto na makakuha ng two-way contract kasi meron daw silang dalawang open spot pa dyan nga sa two-way contract. So yan, base lang naman yan mga kabasketball sa isang sulitong taga-suporta na matagal nang nakasubaybay dyan sa Orlando Magic, na hindi rin natin pwedeng baliwalain yan kasi may alam yan. Diba? Parang yung mga simpleng tao lang, binalita niya rin ito. Sinend niya sa akin to yung schedule, yung kakalabas lang na press release ng Orlando Magic, di ba? Kung sino-sino yung mga nasa roster niya. Ibig sabihin mga kabasketball, updated talaga siya. Sa ibang balita mga kabasketball, kanina lang din ay ibinalita sa iba't ibang mga sports website na mukhang tatanggapin or kukunin itong si Jordan Clarkson kasi meron pala siyang player option dyan nga sa Utah Jazz. Mukhang mananatili siya mga kabasketball na magiging maganda para nga sa ating Gilas Pilipinas, kasi pag dyan uli siya maglalaro sa Utah Jazz, wala na siyang maraming masyadong adjustment, especially sa chemistry, kasi nga yan din yung team niya last year. So hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.